veggies natin, kailangan natin ng button mushrooms, yung ating bacon, and then shallots, kailangan din ng dried oregano, tsaka ng dried basil, tapos breadcrumbs, lemon juice, dalawang butil ng bawang, tapos paminta, kailangan din natin ng asin, at tsaka itlog, at tsaka ng olive oil. Then, nahugasan na natin yung button mushrooms, tapos inalis natin yung pinakatangkay niya dun sa gitna, nilinis natin. Tapos yan, yung bacon, hihiwain natin, tapos itadice natin ng maliliit, yung medyo pino. Yan. Mga ano lang, mga 4 slices lang ng bacon yung ginamit ko dyan. Yan. Slice na natin ng maliliit, sunod natin yung ating shallots. Ganun din, i-chop natin ng pino. Yung maliliit lang. Yan. Mga 3 shallots yung ginamit ko dyan. Pero pwede rin yung red onion or white onion kasi wala akong available. Kaya shallots yung ginamit ko. Ngayon, sa isang pan, maglagay lang tayo ng konting olive oil. Igisa natin yung ating onion. And then, sunod natin yung ilagay yung ating chopped bacon. So, lutuin lang natin tapos timplahan natin ng dried basil at saka dried oregano. Yan, halu-haluin natin. Tapos, pag naluto na siya, ilagay lang natin sa isang lalagyan at iset aside natin para lumagyan. Handa naman natin yung sausawan. Ngayon, yung 2 pirasong butil ng bawang, imimince natin siya, ilagay sa isang lalagyan. Tapos, yung isang itlog, yung egg yolk lang yung gagamitin natin. Kaya i-separate natin yung yolk sa egg white. Tapos, yan, isama natin sa bawang yung egg yolk. Lagyan natin ng konti munang lemon juice. Tapos, lagyan din natin ng konting olive oil. Timplahan natin ng konting asin muna. Pwede naman tayo magdagdag ulit mamaya. Tapos, pamintang durog. Tapos, isang separate na bawang, lagyan natin ng bagong kulong tubig, yung mainit. Tapos, ilagay natin yung container na may mixture. Tapos, i-mix-mix lang natin siya. Parang niluluto lang natin sa mainit na tubig yung ating egg yolk. Tapos, tikman natin kung okay na yung lasa. Kung matabang, dagdagan lang natin ng konting asin. Tapos, i-continue natin ng pag-mix. Yan. Pagka medyo okay na siya, yan. Itabi na natin. Tapos, isalin na lang natin sa isang lalagyan para mamaya sa pagsaserve natin. Yan, okay na yung ating sausawan. Sa isa namang baking pan na mayroong aluminum foil, ilagay natin yung ating mga button mushrooms. Yan, tapos yung filling na niluto natin kanina, yung bacon na may sibuyas, ilagay lang natin sa pinaka gitna ng ating button mushrooms, dun sa pinaka bupaba, sa pinaka butas. Tapos, yan, lagyan natin lahat ng ating button mushrooms sa gitna. Yan. Medyo matrabaho, pero masarap yan, sigurado. Yan, i-press lang natin para, yan, tapos lagyan natin ng, breadcrumbs bawat isa. Bawat ibabaw niya. Pwede din natin lagyan ng olive oil yan, kaso hindi ko na siya nilagyan. Yan. Tapos sa preheated oven na 180 degrees Celsius, lulutuin natin yung ating, mushroom. Mga depende kung gano'ng katagal. Yan. Luto na yung ating baked mushroom. Yan. Ilagay na lang natin sa serving platter kasama yung sauce. Yan. Yan lang kasimple. Yan. Yan. Ready na yung ating baked mushroom with bacon. Yung ating sauce. Medyo nag-thicken siya kasi lumamig.